welcome once again dito sa ating first ever, di ba? OF winner testimonials mula sa ating programa. Daloy. Yeah. 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 Daloy ang pagpapala, isa yeah. sa mga dinaluyan. Oo. Ng blessings. Yes, okay. Talaga naman. Malalaman niyo kung bakit. For today. Yes, pakilala naman natin ating napaka talagang nagpipitagang guest for tonight. Di ba? Yes. So, sir, sige nga, i-ano natin. Ito pakilala po ang ating kasama. Oh. Siguro, ako na muna mag-edify. Kasi ito na nakilala ko to. Napakahaba, di ko siya ganun kakilala before. Pero nung sabi ko, ha? Yun pala siya? Oo, nagulat. Nagulat ako. Isa po siya sa, siguro, pinuno, leader dito Vice po sa Dubai. Vice President ng mga arkitekto ko. Nakaka-pro, di ba? World class na architect ay nandito po sa ating tabi ngayon. Si Architect Arvin Kine na talaga siya. May bahay. Siyempre, siyempre competitive din. Isa din architect. Wow, grabe. Bihira yung gano'n na couple. Parehas na architect, no? Yes. Medyo hinahabaan ko yung leg ko kasi matatangkad sila. Siguro, ano, tanongin natin si Architect Arvin. Architect Arvin, taga saan po palagi sa Pilipinas? Ayan. So, bago mo ng lahat, magandang gabi po dito sa mga taga-Dubai. Yes. San pa ba? Sa iba, good afternoon, good evening. Kasi all over the world to sir. Yes. Napapanood. Yan. So, Sir Dave, so, ang tanong mo eh, kasi saan ako dito sa Pilipinas? Taga Tubong Antipolo po ako. Antipolo City. Ayan. Then, pero ang aking mga magulang, ang aking tatay, taga Bicol. Ay, parehas po. Yes. Manoy. Yes. Sa mga, Bicolano, mga Oragon. Yes. Pero hindi kami tinuruan ng Bicol ng aking tatay. Yun, ako din, parehas. Pero ang aking nanay ay Tubong, Manila. Manila. Tapos si sister naman? Ako po ay galing ng Mindoro. So, kapitbahay ko lang ang Batangas. Yung mga Batangay niya dyan. Patawid lang, no? Ayun, patawid lang. Pang binibining Pilipinas, ang ay. So, teka, Mindoro? E di, tawag dun sa mga taga Mindoro ay? Ay, mga kamangyan ko dyan! Ano po, napakaganda ng mga beach dyan, ha? Yeah, beach lang ba magaganda doon? Lahat po tiba. Alam na kung bakit na-exam sa... Pareho ng hal, pareho ng... Siguro, parehong arkitekto. Yes. At ang maganda dyan, bro, pareho sila ng mindset na nagsimula para sa future. Kasi meron na po kayong anak, di ba? Yes. May dalawa po kaming anak, isang 10 years old at saka 6 years old. Nandito po sila? Yes. Nandito po. Nandito rin. So, nandito ang buong pamilya. Yes. So, isa sila sa ating napili para magbigay ng kanilang testimonial about sa ating... preview, no? Yes, na project review na magte-testify kung gaano kaganda yung kanilang nakuhang project na H-Facial. Nagbibisita po ba kayo? Kasi taga-Antipolo for sila sure. Sila ang the best na tanongin ni Sloy kasi sila ang nakapunta doon, sila ang nakakuha doon. At bakit kumuha doon kayo Antipolo? Bakit po doon kayo nag-invest? Ano, di ba? Manila, tapos ano nga yun? Yes, H-Facial is in Davao. Mindoro. Mindoro, hindi naman taga-Dabao. Bakit sila kumuha sa Dabao? Bakit kaya? Sige po, bakit nga ba tayo? Actually, napakaganda talaga ng tanong ni Sir Dave. Ano may kwento yan eh. Aba, yan. Yes. Noong nag-present sa amin ng isa nating mga kapatid na si Arvin Pura. Engineer. Nag-present sila sa amin. Ganito. Meron daw silang ino-offer na property. Mm-hmm. Which is, alam mo naman tayo dati, parang ako, sige. Parang wala tayo dyan. Wala naman tayo sa mga ano dyan, mga ganyang usapin, mga business. So sige, nahiyaan ko sila mag-present. Ngayon, nung natapos na, naintindihan namin lahat. So, maganda pala yung, ano eh, maganda pala yung concept. Ano? Then, doon namin nalaman, sabi, teka, tama. Hindi pa kami nakakapunta. Hindi familiar sa inyo, no? So, malayo-layo. Saka, syempre, Davao, parang, ano na yun eh, parang, yun, doon na yung... Dulon-dulon na yun. Sobrang layo. Pero, tanong namin, ano ba, ano ang way para makapunta kami ng Davao? Ang naging dahilan namin ngayon kung bakit kami kumuha doon ay para pumunta ng Davao. Ah, okay. So parang ginawa niya, sige na nga, kumuha na tayo dito para makapunta tayo doon. Okay. Isa yun, isang dahilan yun. Pero nung nakita namin yung opportunity, doon namin kinuha talaga. Yun ang pinakamagandang dahilan, yung kung ano pa talagang meron doon sa special Davao. Ano may benepisyo sa inyo, yes. Asawa, sa pamilya nyo. Siyempre ang Davao, nakita natin na isa siya sa magiging talagang city of the future din. Yes. No? One of the safest cities. Yes. Buong mundo, actually. Buong mundo.
considered siya as a member. And of course, ito ang bayan ng ating Pangulo. Siyempre naman. President Duterte. So brother, yun na, nakwento mo na, di na-excite na kayo, kumuha na kayo para makapunta sa Davao. Tapos yung benefits, ano yung nabanggit mong benefits kanina? Ba, ano ba yung maganda dyan? Number one, ayan. Ayan. Number one, nung in-explain sa amin is yung ano, yung sinasabi nilang number one is kapag bumili ka pala ng property, yung appreciation. Oh, so tumataas ang presyo. Tumataas yung presyo. Then number two, kapag ka pala nakapag-start na yung rental, mm-hmm. yung pala ang sinasabing yung passive income. Mm-hmm. Cash flow. Ayan, nasa rin mga kababayan. Income. Passive income, para ito yung sinasabi, sir, na pagdating ng araw, ikaw ay nag-retire, meron pa rin pumapasok sa iyo na income. Yes. Aba, magandang usapan mm-hmm. dito. At, pangatlo pa, sorry. Sige. Yung pangatlo, halimbawa, may pera tayo. Kapag ang pera ay lagi nasa bulsa, mm. at lagi nasa kamay, lagi ito nawawala. Naku, nawawala. Ngayon, ang ginawa namin mag-asawa, nagkasundo kami, bakit hindi natin invest, hayaan natin ang pera ang gumanaw sa atin. Ayun, yung talagang lalago ng kusa. So, kailan niyo po ito nakuha? Ayan. Kailan kayo nag-start kami ng May last year? Yung RF is... Oh, last year lang, ha? Last year. 2018. 2018. So, kailan lang, ha? Kailan lang siya. And then nag-start yung first payment namin ng around late June or July na. So, magkano po yung parang naging multi niyo that time? Mura pa, no? Ano pa? 21? Oh, kasi... 21,000. So, ano ba? So, dirhams ba? Magkano yung 21 for this? Parang nasa 1,800 Ito ay tayo ng ating kape. Ngayon po, ang ginagamit namin ngayon is 3-in-1. Ayun. Ibig sabihin, nandito na lang po yung pagtitipid namin. Tama. Pero dati, itong kape na to ay nagkakahalaga ng 35 liters. Grabe ah. Araw-araw po nagagawa? Araw-araw po kadalasan, no? Once in a while, pero dalawa kami. Oo. Oh, oh. So, hindi lang kape. Minsan, meron pang mga... Siyempre, ganito pa. Nakain mo pa na naman. Oo. So, ibig sabihin, Architect Arvin, Architect Gina, parang noong araw, hindi nyo napapansin, nagagastos nyo, baka more than 35 pa yes. per day. Kasi baka iniisip nyo mga kabayan na, naku, sila na nakakagawa niya kasi dalawang arkitekto, oh. malaki yung mga kinikita nito. So, hindi pala sa laki ng kinikita ito, kundi kung paano mo yes. i-manage mo. Kaya pala siya. Kasi nandito din yung mga anak natin. O, isa pa yun, mga sus din, no? Another expenses yun, di ba? Nagbabayad din ng flat. Diba? Yes. Kailangan kaya pala siya, manage lang, no? Eh, ngayon po ba, ano na, kamusta na po yung investment niya? So, nakarating na kayo, fast forward na, nakarating na kayo ng Davao, eto na. So, last, that was 2018. So after 1 year and 7 months lang actually, na turnover na sa amin. Wow, ganun kabilis. Ayan, ganun kabilis. Kasi dito lang last January yun, 2020. Ibig sabihin na puntahan niyo na mismo? Yes. Ayan na yung video na. May video tayo dyan na picture. Ano pakiramdam, Miss Gina, sister, nung ikaw ay pumunta na, ito pala yun. Wow, ano yung maramdaman niya? Talagang ano ko siya, dinocument ko siya. Yung first time talaga pumunta kami from the canto, natatanong ko na siya, binidyo ko na talaga siya kasi gusto ko nang ma-feel yes. yung environment, yung magiging environment tayo pagpunta namin. Yes, yes. Pero feel mo na kung ano yung lalakaran natin everyday. Yes. Urban na sarap tayo. Naman. Diba? At saka maganda kasi sa Davao, na-feel ko yung security talaga. Tsaka ang mga tao doon ang babait, parang welcome ka kahit di mo siya kakilala. Although yung Pinoy naman kasi talaga typically mababait. Pero iba yung maramdaman mo yung secured ka. Mm-hmm. Kasi kahit ginabi kami doon, yes. yung mga, tuloy mo yung mga tricycle driver, they're very approachable. So parang kahit hindi taga doon, ikaw ay dayo doon, pili mo taga doon ka. Same no? na same sa mga Dabawenyo. Yes, diba? Minsan nakapunta tayo dyan si Sloy, di ba? Oh, okay. Okay. Alam mo ba, brother, makikita ko lang very short lang. Nakakatuwa lang kasi siya ikwento. Pagbaba pa lang ng airport, may chippy pa nga, binigay ko nga. Di ba? Tsaka yung parang may tubig pa, binigay sa nabas. Ngayon lang nakita, airport na gano'n, meron. Actually, ako nga bro, wala akong alam sa Davao, nagpunta rin ako mag-isa. Nalalo ba doon? Nag-ikot ako, taxi lang ang ginamit ko po sa mga projects. Nag-ikot ako, hindi natin ng taxi driver. Mm-hmm.
sinusundo niya lang ako doon sa condo. Kaya napakaganda talaga naman. Kahit mga kababayan, hindi kayo taga doon, worth it talaga. Naman yung best din sa lugar na yan. At ang maganda, ngayon po ay naka 12 months na lang. So, kayo pwede nyo simulan. Marami na din. Kaya parang as low as tama po, nasa 30 dirhams lang siya. Oh, grabe. Tsaka ang bilis ang panahon, mag-bloys. Kasi imaginein mo ha, kung di kami nag-invest in 1 year and 7 months ago, eh, wala kami kahit ano. Sa kapi nga napunta. Tama, oo. And after 10 years, malamang ang inyong mga anak ay malaki na at kagaya ninyo na gusto rin pumunta ng Davao. Yes. Makakapunta na. Sarap naman ng mga ano talaga. Tsaka may mga options doon na pwede ka din dumag-stay kasi yung property itself ay katabi mismo ng University ng Davao. Ah, yes. Yung ano, University of Davao. Tapos alam ko sa may kanto, nandun yung SNR, nandun yung NCCC. Oo, ganda nga. Andun din ang FAU. Oo. Tapos Ateneo, high school ata, parang ito na yes. Doon din. Katabi ng terminal. Yes. So, naalala ko yung terminal. So, talaga, ano mapapayin yung mga sa mga kababayan natin, yes. Ano, brother? As word, para sa ating mga hindi pa nag-i-invest until now, 20 years na, 10 years na dito. Ilang ano, may parang laging sinasabing hindi kaya. Ano ba ang may papayin natin sa kanila? Ayan. Ang may papayin natin ganito, no? Kasi ang pera talagang kinikita natin yan. So, kung opportunity lang yung lumalapit sa atin, pag natin itong hayaan mawala. Kasi kung ang pera dumarating sa inyo, kunin natin at ilagay natin sa tama. Kasi darating ang panahon, baka yung mga opportunity na yun mawala. Mm-hmm. Ngayon, kung tayo may nagkaroon ng opportunity gato na kaya pala natin mag-invest, isecure na natin yung future na mas maaga. Kasi abang kung kakasan, no? Yes. Kasi kung, halimbawa, may pera ka ngayon, iipunin mo, sa tingin mo ba yung inipon mo, eh ganong presyo pa rin ba mabibili mo? Hindi na kayang bumili na ganong pag-buy that time. Tama ka dun. Kaya pinapayo natin is yung tamang pag-handle ng pera, yung tamang kung saan natin ilalagay, at i-secure natin yung future natin. Kasama yung pamilya natin, hindi lang natin sarili. Isipin natin yung mga pamilya natin. Yes. Brother Arden, kasi kanina nabanggit mo yung passive income. Paano pala yun? Hindi ka taga doon, pero paano gusto mo siyang paparentahan? Paano yun? Kasi hindi ka naman taga doon. Yeah. Di ba mahirap para sa mga iba natin kabayan na hindi taga doon? Yes. Paano may sistema doon? Isa din yung sa naging challenging sa amin. Mm-hmm. Pero since yung family ni Brother Arvin, tsaka si Ate Far, si engineer, na? Yes. Sila kasi multitask kasi sila, negosyo din kasi nila yon. At the same time, taga doon sila. So they can take care of the property. Yes. Actually, nung pumunta kami doon, dahil sobrang babait nga ng mga tao doon, meron na kami agad mga assistant na available. So they will take care of the unit. Yes. They are the ones going to accept the client from move in, move out. They're going to do the permits. Tapos ang maganda pa nito, sundin pa sa airport. Ang maganda pa nito, pagpapasok mo ng unit, kami ang owner ha, hindi kami pinapayagan. Maganda na rin. Pero pinapayagan na kami pumasok kasi yung aming assistant ay kilala na. That only proves na ano talagang hindi pwedeng pasok, labas-pasok kung kahit sino doon. Sabi nga nila daw, nakakatuwa. Joke lang naman, pero nakakatuwa. Pag yung kamag-anak mo daw, kung sino man, uutang sa'yo, hindi makakapasok. Nakalistan ako, blacklisted ko. Maganda yun, maganda yun. At saka ang security doon, ma'am, sir, from the entrance, bukod pa yun, bukod pa yung per building. Bukod pa yung nag-rooming. Okay. So, talagang safe and secured. Family friendly, no? Yes. Foreigner friendly, mga expat, no? Yes. Mga tourist friendly, yes. Di ba? Isa yun sa din sa naging dahilan kasi the Davao itself is actually is more on puntahan talaga ng mga foreigner. And mostly sa mga nag-rent doon, including yung mga units na engineer RV, ay mga foreigner. Wow. So, and ang maganda pa doon, bumabalik kasi sila. Nagustuhan. Nadala niyo po yung mga anak niyo doon? Hindi pa. Swimming pool. Ano ba yung mga amenities doon? Yes, ano ba yan? Yung malaki doon swimming pool for adults. Oo, ano na, Pilipino, mahilig mag-swimming. At sa mga kids ay malaki din. Plus, very spacious. Totoo yun, yung 70% na sinasabi nila, inaalag ng Feed and Best for the landscape. Okay. And playground and the basketball court.
lahat yun nandun. It's like a big community. Actually, mm-hmm. it's like parang main road yes, yun. So yes, parang kayo, no, resort living every day. Yes. Yes. Yeah. 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 Sa labas, di ba? So makakatipid ka ba kasi staycation, di ba? Yes. May gym. Mm-hmm. Lagi meron ba kaming discount pag kami ay nagpunta doon para mag-rent naman? Bakit ka ba hindi? Welcome lahat. Ang ganda ng ganun, no? Kung bagay, dito sa lugar na to meron ka, dito sa lugar na to meron ka. Mm. Parang, ang sarap sa pakiramdam na kahit saan ka magpunta, meron ka matutuluyan. Oh. And then, pag wala ka doon, kumikita ka nga naman. Oo, kasi, di ba, kung dati, nung hindi pa tayo mga OFW na nasa Pilipinas lang tayo, anong ba sabi natin? Mm-mm. 5 taon lang. Oo. Diba? 3 taon lang. Saka 2 lang, no? Oo, diba? Babalik na ako. Kontrata lang. Dapat matupad natin yung pangangat na yun. May timeline. Oo, kasi ang mangyayari doon, kapag sumabay tayo doon sa ano sa buhay ko natin na sa abroad, wala tayong marasating. Mm-hmm. Which is, yun ang ipinapasalamat namin sa, ano, sa Rich Rebo. Yes. Dahil, ang pinakamagandang naging investment namin, hindi yung property. Yun ay yung gift na lang sa amin. Kumbaga reward na lang yun. Ang naging gift sa amin is yung ano, yung investment namin, yung mindset namin. Oh. Na ilagay namin sa tama yung ano, yung mindset namin, yung pera namin, alam namin kung saan namin dadalhin. Mm-hmm. Kasi kahit na ang dami naming pera, pero kung wala tayong tamang mindset, mawawala eh. Mm-hmm. Yung pagkakaiba ng anong gusto mo, manalo ng 1 million o kumita ng 1 million, mm-hmm. yun ang itinuro sa amin. Tama. Yes, kasi ito lifetime. Yes. Yun ang kagandahan. Tsaka mas maganda po, mas maaga. Yes. Kasi correct. Hindi na natin dapat pinatatagal. Kasi the more na tumatagal, madami pang dumadaan sa buhay. Oh. Eh. Like mm-hmm. itong pandemic, itong malaking lesson learned talaga mm-hmm. ito sa lahat. Madami kaming kakilala na maayos naman ang buhay, kaya lang dahil sa pandemic, biglang... Naapektuhan. Yes. Na nakakaawa kung tutuusin kasi kumbaga kaparehas lang din naman namin sila na sana nakapag-invest sila. Kumbaga pala kaiba pala sa kanyang status eh, no? Yun lang pala yung sinasabi ni sister, parang iba pala pag may ganito ka. Tama. Kasi may ano kami panalo, no? Yes. Iba kasi yung maramdaman mong may peace of mind ka. Yes. Yung hindi lahat naubos in one time, alam mong may nakasube later on. Tapos pwede ka, may uuwi ang kaba sa Pilipinas. Kami naman po, nag-start pa lang din naman kami. Mm-hmm. So, lahat ng mga property is under amortization, ganyan. Mm-hmm. But at the same time, kung mapaparentahan na siya, hindi na yung lahat magagaling sa bursa. Yes. Oh, so, that's why, one at a time. Nakatulong na, no? Nakatulong yes. na. So, nung kumuha kami nung sa Fora. Oo, naku, kapit-bayan. Naku, alam niyo po. Kasi naku, alam niyo po. Naku, alam niyo po. Naku, alam niyo po. Naku, alam niyo collect ng property, sabang may lakas, grabe. May so, energy ka pa. Mm-hmm. So after po nung Tagaytay, yun, sa Davao, ngayon na turnover na, we decided to get another one. Wow! Kasi, ano mo na yung extra mo na yan? Naging habit mo na, yes. no? Yung parang, yes. ito extra ko, sanay akong maghulog na ganito. Ngayon yes. na-free up siya, wala na akong binabayaran. So ako nilalagay. Mm-hmm. Magmali mindset mo, magagastos ka na. Okay. Uli, babalik ka sa dati. Pero ang kagandaan sa inyo, ilan na yung ano, Davao, tapos yung... Tagaytay, layo-layo siya. Ano ba yung pinag-tayo? Meron na po kaming Tagaytay, yung Tora natin, which is napakagandang lugar. Yung ating matunog at mga... trending ngayon ng 8 special, oh, which is 2-bedroom po yung nakuha namin. Oh, 2-bedroom, so? Ah, kaya! Meron na rin po tayong sa Futura East, sa Kaita. Mas malapit na doon sa lugar. Pasok yung interview niya. Oo, malapit sa airport. Ayun, sa kanya. Yes, at ang sariwang-sariwang Alabang. Grabe! Wow! Oh, my God! Hindi ko alam yun. Kaya pala nakalagay sa kanyan. So, napakarami po nating ano, no, pwedeng paglagyan ng ating mga kinikita ng tama. So, ang pinaka-nakita natin dito, what is the, tawag dito, best deal no, na natuklas sa ninyo? Ayan. The real deal. Yes. The real deal. At totoo palang real deal, yung sinasabi, nandun na yung word. Real deal, real estate. Hey, wow. Dahil yun, ay totoong real, nahawakan mo. Ginawawala. Ginawawala, pwede mong tulugan. Safe and comfort. Oh, oh. Very ayan. Safe talaga. Ganda nung sinabi ni architect. Very safe talaga yes. ang real deal or real estate. Kasi hindi ka na matatalo eh. Mm-hmm. Nasa iyo yung property itself. Wala mo magrenta. Sa iyo yung property nag-appreciate ng value. Yes. Eh ngayon double purpose pa. So nag-appreciate na siya, nag-renta pa siya, magagamit. Ayun, double ano, no? Double income. Yes. Tsaka hindi siya naapektuhan talaga na kahit ano pang crisis. Ang dami yes. namang ibang crisis na dumating na dati. Mm-hmm. Wala naman talaga tayo nakita na nag ano, baba ang real estate. It stays nga or it's moving up pa rin. Actually, mas maganda ngayon na nangyari. Anong sinasabi nila ngayon? Work
at home. Mm-hmm. So anong kailangan natin? Social distancing. Ano ba yung project natin sa Xpression? Sabi ni Sister kanina, 70% open space. Yes. May social distancing ng mga tao. Hindi tayo mag-sisik. Tsaka the unit itself, kaya sinabing special, kasi spacious. So alam niyo na, mga kabayan, na kung gusto niyo na mayroon social distancing, this is the new normal na ngayon. Yes. Doon kayo mag-invest sa mga mid-rise na mga 70% open space, dahil meron kang space. Yes. Oh. For a very special you. Ayan, so thank you so much sa aking guest. Whether kung maging magandang future we didn't know, maging masamang future we didn't know, the only thing that we can have is now, yes. Right now, what we can do right now, yes. To start with something. Kasi hanggat dadating ang panahon, hindi natin alam ang mangyayari. Pero kung mag-start tayo ng something today, alam natin whether masama o maganda ang mangyayari, meron tayong pupuntahan. And wow. Just set your goal. Lahat kami may mga investment kami, at sumasabak pa rin kami in spite of fear. Pero nandun yung faith. Faith is take the risk, yeah. And have the bigger faith. Mm. Kasi the more na nandun yung faith mo, mawawala yung fear mo, ma-overcome mo yun. Yes. Wow, galing. Yes, parang ang bullet of the day ko, no, lakihan mo yung faith mo kaysa yes. Nilalakihan mo yung takot mo. Yes, yes. Kasi walang mangyayari pagka fear lang. You will be just in your comfort zone, andyan ka lang. Unlike yung mag-go outside the box ka, face your fear, and then faith to Lord. Kasi yun ang gusto niya, manalig tayo sa Kanya. Number one yan, syempre. Yes, may mangyari sa buhay natin. Kasi kung hindi, we will end up like forever OFW. Oo, oh, tsaka parang bang sinisisi mo lagi yung sarili mo. Oo, oh, parang hindi mo mabalik ka rin. Dapat pala. Sana pala. Yung pagsisisi talaga nasa huli. Ang ganda nung sinabi ni Sister, parang kahit ano ang mangyari sa future, maganda man or hindi, at least may ginawa ka. Pagdating mo doon sa future na yon, lamang ka. Kahit ano yung sitwasyon na yan, lamang ka. Nag-try ka, yes. Even you failed, pero nag-try ka. Kaysa naman, ang greatest failure ay you did not try at all. Correct. Ayun. Grabe, dami natin pulot ngayon. Marami kaming friends na may mga investment, and may mga nawalan din ng work, but still they keep the faith. Yeah. Yes. They keep the faith, and they still continue. Hindi bumitiw. So, yes, gumagawa ng paraan. Nakakatawa pa nga, share ko lang. Yung ginabanggit namin yun ay isa pang arkitekto, di ko muna babanggit pangalan. Pero nung nawalan siya ng trabaho, nag-alala kami sa kanya. Kumbaga, binigyan namin siya ng payo, pero ang tinanong namin sa kanya, eh, kamusta naman yung ano yung paghuhulog mo? Ano ba, itutuloy mo? Alam mo, sagot sa amin, bakit? Sa tingin niyo, hindi ko itutuloy ko yun. Gusto ko yun, pangarap ko yun. Yes. Ibig sabihin, nawalan na siya ng trabaho, hindi siya nawalan ng pag-asa. Trabaho lang siya nawalan. Yes. Saka di pala ang dalian lang inawalan ng trabaho. Oo, oh, Pilipino, kasi naman ginawa mo yung pangarap mo, di ba? Kasi mamta mo, mawalan, di ba, may property man tayo o wala, pag nawalan ka ng trabaho, maghahanap ka, di ba? Yes, oo, yun ang sinasabi natin. So lalo na pag meron kang goal. Correct. Hindi ka papayag na wala kang trabaho, siyempre. Hindi ka papayag na mabitawan mo dahil wala kang trabaho, maghahanap ka ng discarte. Para sa pamilya yun eh, para sa atin. 'Di ba ang mga kabayan, napakasarap pakinggan mula sa mga ano, 'di ba, makasama natin na both architects pa, 'di ba, na pinapanawagan natin sa iba na hindi ko mo malaki yung sahod natin, kontento na tayo doon kasi hindi natin alam ang mangyayari sa atin. Yes. Maganda 'yung meron kang nakaano, nakasuporta o meron kang option B o yung plan B na sinasabi. So yun, next sa ating mga kababayan, kailangan gumawa ng action. Ayan. So sana na-inspire tayo at talaga naman nakaka-inspire itong buhay ng mag-asawang ito. Kaya thank you so much. Daloy episode? Oo, ituloy po natin yan. At manda na kayo next na interview. Yes! Story nyo naman ang mapapanggan namin sa sunod. Thank you so much and yes. Ito po ulit
si Daloy of Attraction. Oh, ano naman si DJ Double D. Ito yes. Ang first episode. Dahil first episode na. Sabihin natin sabay-sabay?